morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Ngayong umaga, bisita po natin ang isang dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Noynoy Aquino, kakandidato bilang pagkasenador. Bakit ito ang naging desisyon niya para ipagpatuloy ang kanyang karera sa politika? Hindi na ho natin paiikutin pa. Let's welcome to the program, former DOE Secretary Jericho Icot Petilla. Hi, Mr. Senator. Good morning po, sir. Good morning, Daniel. Welcome, welcome, welcome. Thank you. Have a seat. Muntik na kitang hindi makilala. Mayroon kang new look. Oh, offend you. Nag-bagong anyo, ah. Well, let's get it straight. Itong pag-decide ninyo na tumakbong senador, ano ang pinaka naging, sabihin na ho natin, pinaka-sentro, bakit nag-decide kayo to go? Pumasok ako na kalihim ng Secretary of Energy. Ang unang tanong sa akin, kaya mo bang pababain ang presyo ng kuryente? Mm-hmm. At kaya mo bang tanggalin yung mga brownout dito? Sabi ko, hirap ng tanong na yan. Ah. Mm-hmm. Sa unang araw mo. Sabi ko, I don't know. Because I don't know the portfolio ng energy. No? After 2.5 years, nakita ko na, there are actually ways, merong paraan para pababain at siguraduhin natin na meron tayong kuryente. Okay, mm-hmm. In the future. Pababain by how much I can quantify it, 15% to 25%. It can go down. Kaya lang, lahat ng mga ginawa ko ay mananatiling circular ng DOE. Mm-hmm. Na ang susunod na secretary, pwedeng baguhin. Mm-hmm. Or pwedeng tanggalin. Pero napababa mo ba? Hindi mo naman napababa during your time. Daniel, tingnan mo yung Meralco bill mo. I-compare mo month to month. Okay, 3 years ago, tsaka ngayon. Mm-hmm. Actually, it's lower now. Hindi, mas mataas pa rin eh. Per kilowatt hour. Baka malaking konsumo mo. Baka bumili ka ng 2 aircon. Okay. Pero on a per kilowatt, per unit basis, actually, bumaba yan. Yung kung babatayan mo, yung lumbawa, per kilowatt, ang halaga dati, piso. Oh, parang noon, 11.50, 11.25. Ngayon, under 11 pesos, 10 plus na lang, kung tutusin. Mm-hmm. But it doesn't end there. Mm-hmm. Marami pa yung pwedeng gawin. Tsaka, ang mga kontrata, kung titingnan mo ngayon, ay 20 years, 25 years. Talagang mahirapan ka baguhin yan kung gusto mo bukas ka agad. Mm-hmm. But we can start now. Yung mga pipirmahan ngayon na 20 years, wag na nating padaanin sa malalaking presyo. Mm-hmm. How do you do that? Okay. Maraming paraan by making it competitive. Ang problema, you can only do so much kung sekretary ka. Mm-hmm. Kung gusto mong maging permanente yan, talagang gawing batas. Ang problema, mahirap intindihin ang electricity. Mm-hmm. Mas madaling magreklamo. Oh, pero hindi ba maraming nagmamanipula rin sa enerhiya natin kaya ganun? Maraming nagmamanipula because it's not very transparent. Okay, what I have introduced, okay, especially before I left, bago ako umalis, gawing transparent ito lahat. Of course, hindi payag yung lahat dito. Mm-hmm. Merong kumukontra. Mm-hmm. At kukontrahin to hanggat hindi nare-repeal itong mga circular na to. Mm-hmm. And that's why it needs to become laws. Kailangan maging batas. Mm-hmm. Otherwise, paglalaroan lang to, i-dribble-dribble lang to. Parang ang hirap nito gawin, lalak ng kalaban mo. But then again, tatahimik na lang ba tayo? Hindi naman po pwede. Okay, so, kung meron tayong rason, it's because there are things that we can still do. But it needs to be on the side of legislation rather than executive. So, yun pa rin, yun ang naging deciding factor sa'yo na you wanted to pursue yung gusto mong mangyari sa enerhiya. Alam mo, kung marami kang ifo-focus, because ako, I'm known for health and education. Yes. But you have to have a focus also. Hindi naman sinasabing wala tayong makukontribute dyan. Sabi ko nga dito sa Pilipinas, isang sakit ka lang, lahat ng savings mo, ubos na. Mm-hmm. Okay. How do we resolve that problem? There are ways also. Mm-hmm. Hindi ko na lang i-discuss yan in detail, no? But the main thing is, kung titignan mo, itong electricity, because very, very clear, there is a path that we can take. Pwede natin gawin. Ang problema lang, yun lang nga, kahit sinong ilagay mong sekretary dito, walang mangyayari dito. Okay? Mm-hmm. Because there are some fundamental changes that need to be done. Dahil ito, ang gusto ninyo ay mailagay sa batas. Mailagay sa batas. Pag nailagay na sa batas yan, sabi ko nga, pwede ka nang bumaba. Pero tapos ang trabaho mo. Pero nung nasa executive ka, hindi mo ba nakita na ang isa sa mga nagiging problema natin eh yung pagpapatupad rin ng batas? Kasi parang ang dami naman nating good set of laws na pwede natin sabihin on different aspects. Ano? Pero
lagi pa rin pumupunta doon sa kumusta naman yung execution? Meron, pero at the same time, you can only execute up to a certain extent. Isang halimbawa, magiging technical ko ng konti dito, mm-mm, Daniel, no? Kung ikaw ay distribution utility, okay, merong power plant, kumukuha ka ng, mm-mm, power sa planta, okay, syempre, kukuha ka ng pinakamura. Mm-hmm. So, bottom line is, ang planta tsaka distributor, hindi pwede isa may-ari. Kasi otherwise, kukunin ko yung sa akin parati. Mm-hmm. So, sa ibang bansa, bawal yan. Pero dito, pwede. Mm-hmm. So, kahit na anong gawin mo na ipatupad to, if yan hindi mababago, eh talagang problema yan because there is cross-ownership. Mm-hmm. So, this is just one. Okay, you can implement the law. Gusto mong gawin, patupad mo, pero the law itself, okay, meron ka rin limitation kung anong pwede mong gawin. Mm-mm. So, these are maraming technical na issues at mahirap intindihin ng ordinaryong tao. Pero hindi ba bad impression ang naiwan sa mga tao sa pagkakalagay mo at pag-alis mo sa Department of Energy? One, meron mga panukala noon tungkol doon sa pagbibigay ng emergency powers dahil doon sa mga pangamba, etc., etc., which did not happen naman. Kung parang mga ganun, ano? Tapos umalis ka dahil, hindi ko pa rin alam talaga kung ano ba dahilan, bakit ka umalis. Maraming intriga pa rin. Maraming intriga. So, ano bang, ano, don't you think na yung pagkakalagay mo sa DOE at pag-alis mo ay parang instead na maging plus factor sa'yo sa pagtakbo mo ngayon ay negatibo? Hindi naman siguro. Okay. Una sa emergency power. Oo. Okay. Hindi nga naibigay yon. Pero dalawang bagay ang na-prove natin dito. Mm-hmm. That number one, ang pagbibili ng kuryente at pagtatayo ng planta wala sa gobyerno. Mm-hmm. The only thing that we can do is kung meron kang emergency power. Mm-hmm. Na ayaw rin namang ibigay. Mm-hmm. Okay. Kung tutusin. So, if there's one thing that was impressed on the people is that kung merong kakulangan, it's not so much on the part of the government. Mm-mm. Kailangan ng private sector, gumalaw tayo. Mm-mm. Okay, pangalawa, hindi nangyari ang projection natin because lahat gumalaw. Okay? Mm-mm. Lahat, actually, kung natulog lang tayo, wala tayong sinabi, hindi natin ginising yung tao, eh, siguro malamang nagka-brown out tayo. Mm-mm. But the people move. Okay, that is the most important thing. Mm-hmm. We monitored ang mga planta. Usually, bumabagsak, hindi bumabagsak. Kasi, mm-hmm, sinabi namin, pag bumagsak kayo, pupunta kami doon. Mm-hmm. Okay. Ang ibang walang planong magtayo ng planta, nagtayo, tumulong rin. Okay. So actually, kung tutuusin, yung emergency power na yun, it's not so much on the power, it's the awareness of the people that in the end, lahat tayo dito magtatrabaho. Mm-hmm. Hindi lang gobyerno ang pwede magtrabaho dito. Mm-hmm. Sa pag-alis naman natin, actually, na-extend na nga ako ng na-extend, kung tutuusin. Mm-hmm. Okay. I asked the president na march because may impression ng mga tao na gagamitin mo yung position mo hanggang mag-file ka. Mm-hmm. I didn't want to give that impression. Oh, pero sa totohanan, ano bang, parang yun daw pagkakatalaga dito kay Santa Ana ba ang pangalan nun? Yung isang commissioner? Isang ERC, yes. Na kaya parang medyo ano tinopa ka. Parang gano'n. Kamalas. Ano bang ano doon? Ano hindi naman. Actually, may konting differential lang siguro kami sa policies, no? Mm-hmm. But it doesn't mean I'm not supporting. Kaya mo sa kanya? Ganito na lang. Ang sinabi ko kasi, pagdating sa commissioner, okay, you can appoint the wrong DOE secretary, but never the wrong commissioner. So you think na ang ginawa ng presidente, mali ang pagkaka-appoint niya? Sa palagay mo, sa pananaw mo, pakiramdam mo, mali yung ini-appoint niya si Santa Ana? Siguro misinformed siya sa background ni Santa Ana. And that's why yung susunod naman na in-appoint niya, yung chair natin, eh talagang naging maingat na siya. Mm-hmm. If I didn't protest, okay, eh ang kinatatakutan ko baka ma-misinform uli siya sa mga susunod na mga appointments. Pero at least napigilan niyo, no? Mm-hmm. The new chair right now that we have is a level playing field na person, mm-mm, who will ensure competition talaga at tao ang titingnan. So you're saying ba na walang magagawa yung DOE secretary doon sa commissioner kung sakaling meron siyang mga pulisiyang... No, because the ERC is... So mas powerful siya kaysa sa'yo, gano'n? Yes.
Okay. The ERC is actually more powerful than the DOE. So you felt that time na, teka muna, eh, di ko kursunada tong tao na to. Eh, medyo... Hindi sa kursunada. Okay, there may be a conflict of interest because he is recommended by an industry player. Mm-hmm. And kung commissioner ka... Eh, hindi mo ba sinabi sa presidente yun? Sinabi ko yun, pero... Bago itinalaga. Pero na-late na siya ng... Na italaga na yun eh. Oh, hindi. Di ba, meron namang, wala, hindi ka ba nakonsulta? Or hindi ba na magtasapagta talaga? Hindi, wala ba man lang na parang due diligence na well, teka I did, muna? Well, I did. Pero yun nga, misinformed lang siya at that time. Pero he tried, so may mas pinaniwalaan si Presidente kaysa sa'yo? Well, he tried to correct it. Pero the problem with ERC commissioners is that once you appoint, you cannot unappoint. So, pero nandun ngayon yun? Nandiyan pa rin hanggang ngayon. So, ibig sabihin ngayon, ay dahil, ano yan, may security of tenure yon. 7 years. So 7 years na may tiniksa na lamuna ng Pilipinas, gano'n? Well, I would like to think that pag nag-isip ang commissioner is as a collegial body, ibig sabihin, lima naman sila. Okay, when they decide on things, okay, lima sila. We just want to make sure that kahit na recommended ka, you will have to be careful because lahat nakatingin na sa'yo. Oh, hindi. Eh, kung gano'n naman pala na meron naman palang magiging check and balance, eh, what are you worried about? We want to make sure that from the very start, okay, dapat walang kulay. Mm-hmm. Yan ang... Hindi, yun nga. But that's something na dapat mabother naman tayo, di ba? Dahil gano'n pala na meron pala tong interest, eh nakapasok ngayon yun dun. Well, it is a concern, okay, but again... I'd like to believe that the four other commissioners, okay, are taking this into account. And si Commissioner Santa Ana naman is also very worried that he's been colored a bit, that he'll have to be careful on the decisions, especially if it affects certain companies na associated siya. So you believe na talagang siya ay medyo kulay na kulay at medyo magagamit talaga? Before you answer that, we'll pause for a break.